Welcome to the Listen Lords podcast at ang pag-uusapan natin for this episode is all about the courage to be disliked. Alam niyo guys, may nabasa akong post sa social media. And I think maganda itong i-share para sa lahat ng taong, alam mo yon, takot ma-judge and nag-aalala sa sasabihin ng tao more than sa sarili nila. From Chandra Mohan. Yan, syempre yung unang learnings from the courage to be disliked is number one, yung freedom of choice. So lahat naman tayo ay may freedom of choice, di ba? Yung iba kasi sa atin, hindi nagagawa yung choice na gusto natin kasi nga, iniisip natin yung sasabihin ng iba. Alam nyo guys, wala namang masamang makinig sa sasabihin ng iba kung talagang mali yung gagawin mo. Pero if you feel like gusto mong tumaya dahil gusto mong malaman kung tama ba yung desisyon mo o tama ba yung magiging choice mo, eh di gawin mo. Diba? Parang kiber kung ano sasabihin ng iba. Para mo malalaman kung naging tama yung desisyon mo kung hindi mo susubukan. Paano mo malalaman kung mali kung hindi mo susubukan? Diba? Wala namang tamang choice. Pero sa sarili mo, ikaw ang nakakaalam kung ano yung dapat mong gawin. Hindi dahil gagawin mo ang isang bagay na yun. Dahil yun ang sinasabi ng taong nakapaligid sa'yo, pero ang sa isip mo, iba. And number two is yung letting go of validation. Alam nyo guys, kasi yung mga tao na naghahanap ng validation or nagtatanong, okay ba to? Mas maganda ba kung ganito, ganyan? Or eto na lang kaya, ano sa palagay? Pili ka nga. Diba mas maganda yung ikaw sa sarili mo, nagtitiwala ka sa sasabihin mo, sa salita mo, sa pinipili mo, and something. Kasi guys, hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao para magawa mo, mabili mo, makaya mo lahat ng dapat mong gawin sa buhay mo. Kasi isa yan sa hindrance, alam mo yun, hindi ka mag-grow kung laging gusto mong may approval ng ibang tao yung mga bagay na gagawin mo sa buhay mo. Hindi ka mag-grow kung, yun nga, kailangan mo ng validation if marami bang tao ang magkakagusto sa decision mo or wag na lang kaya kasi hindi nila gusto. Dapat ikaw sa sarili mo, mga sis, alam mo yun, embrace mo yung self mo na whatever it is, diba, good or bad, at least, diba, hindi kayong ano, yung parang puppet or hindi kayong parang turuan or hindi mo kailangan ng approval para magawa mo yung gusto mo. Lalo na kung good intention yung gagawin mo, guys. Hindi pwede yung palagi ka magsisik ng validation to the point na, o let's say, sa negosyo, wag yan, ganyan. Dapat tama ba yung ganito, ganyan? Sasabihin naman siya, wag yan kasi ganito, ganyan. Yung parang nakikita kagad nila na yung problem more than dun sa dapat umpisahan mo ito, ganyan, ganyan, ganyan. So kung ikaw sa sarili mo makikilig ka sa mga ganong tao, wala ka talagang masisimulan. Pero unlike sa sarili mo to, ikaw ang magde-desisyon ito, manalo, matalo, malugi, hindi, at least tinry mo. Number three is yung separation of task. Alam nyo guys, sa buhay, hindi pwedeng naghihimasok tayo sa buhay ng may buhay. Kaya nga sinasabi, di ba, kanya-kanyang buhay yan. Pakialaman mo yung buhay mo, huwag kang makialam ng buhay ng iba. Lalo pa kung ikaw mismo ay broke. Tapos, nasan ang guts mo na makialam ng buhay ng iba? E sarili mo ngang buhay ay hindi mo maayos. So, ganun, nag-guess nyo ba guys? Parang ganun kasi, di ba? Kasi sa parang kahit ngayon eh, alam niyo, mas malakas magkomento yung mga taong wala namang narating sa buhay. Mas malakas magkomento yung mga tao na broke.
Diba? Parang asan yung guts nila? Saan sila kumukuha ng tibay ng loob para makialam sa buhay ng may buhay kayo ng buhay nila? Eh, hindi nga nila maayos, diba? So, ikaw sa sarili mo, huwag mong hayaan ang ibang tao na pakialaman ka. At ganun ka din. Mag-focus ka sa sarili mo. Focus mo yung ginagawa mo. Focus ka sa goal mo. Huwag ka makialam sa buhay ng ibang tao. Kanya-kanya yan. Ayan. And, syempre, yung living in the present. Alam nyo, kung kayo yung mga nag-iisip pa from the past, guys, huwag na kayong masyado mag-overthink. Mag-focus kayo sa present para ma-enjoy nyo yung life. Kasi pag lagi tayong babalik sa past, di ba? Parang nagkakaroon tayo ng wall. Ang daming worries, di ba? At hindi nakakapasok yung mga fully experience para ma-appreciate natin yung life kung mabubuhay tayo sa past. So, dapat ngayon pa lang parang i-refresh nyo yung mind nyo. Ano ba ang mas mahalaga? Yung problema? O yung mag-continue ng buhay? Ang buhay ay napakaganda. Lalo na kung kasama mo yung iyong pamilya na nagmamahal sa'yo at kung may namahal ka. Alam nyo guys, mas magandang alam mo yon. Live in the present at huwag kang masyadong mag-worry. Kasi magagawa mo lahat ng iniisip mo pag ikaw ay nasa present. Kasi, di ba, pag okay ka, may isip mo yung paano ka magsosolve ng problem and everything. Huwag yung balik ka ng balik sa kung anong problema meron ka. Isipin mo yung ngayon, okay. Eto ngayon, ano ba yung dapat kong gawin? Ayusin ang sarili, pagtibayin ang loob, and after nun, tsaka mo ngayon tignan kung ano yung mga dapat mong gawin to cure or ano ba ang mga dapat mong, alam mo yon, ayusin. Hindi yung para kang hapo na iniisip mo lagi yung worry mo, pero wala ka namang ginagawa. Kumbaga, wala ka namang ginagawa. Nag-worry ka pa. So, hindi mo na na-experience yung happiness in life. Hindi ka na nabubuhay sa present. Diba? At yun ang nagiging hindrance para masayang yung each moment sa buhay mo. So, kung ganun ka mag-isip, wala mangyayari. Kaya sa mga na-stress dyan, live in the present, guys. Cheer up. And fix yourself first. After you fix yourself, tsaka nyo malalaman naman kung paano yung gagawin yung strategy. Paano yung gagawin nyo para, alam mo yun, labanan yung worries mo in the past. Pahinga ka muna. Tap mo yung sarili mo. And say, kaya ko to. Diba? Wala namang masama kung haharapin mo yung past nang okay na okay ka ngayong present. Diba? Ayan, syempre, yung defining happiness in life. So, lahat naman tayo, may iba-ibang meaning kung paano natin dinedefine ang happiness. Yung iba sa money, yung iba sa family, sa love life, material things, nagagawa nila yung gusto nila. Diba? Lahat tayo may kanya-kanyang happiness in life. So, kung ikaw, kung meron dito nag-iisip na ano nga ba yung happiness niya? Kasi hindi naman lahat perfect in life, di ba? Hindi naman lahat ang pamilya is okay. Hindi naman lahat ang relationship sa boyfriend-girlfriend is maganda. So, nasa sa atin kung ano yung magde-define ng happiness natin. Kahit small things lang yan, basta doon ka masaya, alagaan mo yan. Di ba? Each and everyone, meron tayong own version ng happiness. So whatever it is, maliit man yan, basta happy ka dyan, alagaan mo yan. And syempre,
yung acceptance of self. Diba? Including our flaws, imperfections, alam mo yon, yung pagiging natural sa sarili. Diba? Bihira lang yon kasi sa panahon ngayon, lahat ng mga tao, ano na eh, parang inaalis na yung natural na sila. Kasi natatakot sila na baka hindi sila magustuhan ng ibang tao pag ganun sila. Or baka hindi sila kaibiganin pag alam mo yun, pag hindi sila nagbago. Alam mo guys, accepting of self is a way para makamit mo yung genuine happiness. Kaya nga sinasabi, di ba? Kapag fake ka, hindi ka pa rin magiging masaya kasi hindi ikaw yun. Pag nagawa mo yung gusto mo, na-accept mo yung sarili mo, na yun ka, at hindi ka nagbabalat kayo, isang day yun para magiging happy ka. Kasi from time to time, hindi mo kailangan magpanggap eh. Napakahirap sa mundo na, alam mo yun, na palaging gumawa ka ng mabuti, palaging hindi ka magkamali. Napakahirap gawin nun, ha? Kasi tao lang tayo. Hindi naman tayo robot. Diba? Kung tatanggapin tayo ng tao, tatanggapin tayo ng tao kung sino man tayo. Wala tayong kailangan baguhin sa sarili natin unless tayo ay may attitude na hindi talaga katanggap-tanggap sa society. At syempre, kung may ugali rin tayo na hindi rin katanggap-tanggap sa society, that's that time na kailangan mo tanungin ng sarili mo, baka kaya hindi ako gusto ng tao kasi may ugali ako. Pero kung ikaw yung tao na natural lang, hindi ka in, hindi ka sabay sa trend, eh ano, doon ka masaya eh. Pero kung ikaw yung tao na para lang makasabay sa trend, sasabay ka, kahit hindi naman yun yung feel mo, alam mo guys, isa yun sa nakaka-ruin ng happiness mo. Kasi hindi ikaw yun eh. Diba? Hindi ikaw yun. Kaya nga mas maraming tao din na gusto mapag-isa na lang kesa umalubilo sa iba. Kasi pag nasa iba sila or iba-iba yung tao na kasama nila, hindi nila nalalabas yung best version nila. Hindi nila nailalabas yung version ng self nila. Kasi natatakot sila na baka pag nakitang ganito ko, pagtawanan ako, o baka pagka hindi ako katulad nila, magulat sila, bakit ganun ako, ba't sila hindi ganun. Alam mo yun. And syempre, sa pag-accept mo ng sarili mo, posible din yung tinatawag na courage of disapproval. Yun bang dahil sa pagiging totoo mo sa sarili mo na magre-result yun na pagkaayaw sa'yo ng maraming tao? Alam mo yun? Kasi ikaw yun eh. Kumbaga, kung affront kang tao, dahil affront ka, sinasabi mo yung gusto mo, ayaw ka na nila kasi yung iba, okay lang sila na hindi na pag-usapan yung ganyong situation. Pero ikaw bilang affront na tao na gusto mo, sinasabi mo lahat para hindi mo kinikimkim. Ayaw nila na ganun. So may tendency na aayawan ka nila. Like for example, as a friend. Pero mas hindi ba mas pangit naman yung may something na nga sila sa'yo pero hindi nila kaya sabihin yun. Diba? Mas gugustuhin mo ba na pag-uusap-usapan ka more than maging ano ka, parang tatapatin mo kagad si tao or si person na meron kang problems? Karamihan kasi yung iba sa atin, diba, mahilig silang mag-badmouthing sa isa't isa. Pero hindi nila kaya natapatin yung binabadmouth nila. Tapos pag may isang tao na magiging upfront,
parang yung pa yung nagiging masama kasi malakas ang loob na tapatin yung tao na yun. So sometimes nga nagiging ano pa siya, baliktad yung situation. Dapat nga yung mga nagbabadmouthing, yung hindi kayang tapatin yung isang tao, yan dapat ang ano dinidisapproval ng mga tao. Hindi tinatolerate. Diba? Eh ano, kung masaktan, at least, sinabi mo yung totoo, and hindi ka nag-badmouth. Mas mahirap yung, kunwari, wala kang issue dun sa tao, pero nagbabadmouthing kayo. Tapos, itong malakas ang loob na tao, i-disapprove nyo, or hindi nyo magugustuhan kasi, hindi umaayon sa gusto nyo. Diba? Kaya nga matatawa ka eh, kung sino pa yung mga plastic na tao, kung sino pa yung dapat i-cancel sa mundo, sila pa yung mas maraming kaibigan. To think na mga ano sila ha, hindi sila totoo. Pero anyway, yan na yung ano eh, yan na yung uso ngayon eh. Kaya pag nagiging totoo ka sa sarili mo, let's say, hindi ka nakikihalubilo sa kanila kasi kilala mo sila eh. Diba? Andun yung merong tao na hindi ka magugustuhan kasi hindi mo sila katulad. And okay naman din yun kasi at least kahit na hindi ka nila magustuhan, hindi mo rin naman sila gusto. So, pareho lang. Diba? Yun nga lang, ikaw na tao ka, totoo ka, more than sa kanila. Puro fake. Ayan, so syempre, dun pumapasok yung the power of choice in relationship. So, lahat naman tayo may karapatang pumili kung sino yung mga taong papapasukin natin sa buhay natin. Lahat naman tayo may kakayahang mamili eh, di ba? Sa love life, yan. Kadalasan nga lang sa umpisa, let's say for example, sa love life, nabubulag ka sa umpisa, minsan nga kahit may mga red flags na dyan, hindi mo pa pinapansin or hindi mo mapapansin kasi in love na in love ka. Pero sana, once you notice something or nagiging toxic na yung relationship, just learn to let go. Wala namang masama na mag-try, pero guys, mind you sa lahat ng mga nagkakaroon ng relasyon dyan, na halos lahat from the start, alam mo yung pagka nasa gitna ka na ng pag-iisip na bakit ko ba nagustuhan tong tao na to, ganyan-ganyan. Siyempre dun mo may isip na in the first place kasi nung una ganito naman to, ganyan. So pinalala mo, kumbaga parang nasanay ka na ganun lang siya. So ayan, nung tumagal kayo, dun mo nare-realize na marami na pala siyang red flag. Kahit ba tumagal kayo for almost 6 years, 7, 8, 9, 10. Guys, kung toxic yung relationship na meron ka sa kanya, just learn to let go. Diba? Lalo na if respect is no longer served, it's time to leave the table. Diba? And syempre, ganun din sa kaibigan. Tayo naman ang mamimili kung sino yung mga sasamahan natin. Tayo yung mamimili kung sino yung sa tingin natin is, alam mo yon, ka-vibe natin. Or sometimes na kahit ka-vibe natin, nagiging, it turns out, hindi maganda minsan eh. Kaya nga may tinatawag na friends. Friends mo lang nung high school. Friends mo lang nung college. Pero alam mo yon, konting-konti lang talaga yung matatawag mo na friends for a lifetime. Yun bang kahit hindi kayo nagkikita, kahit ang tagal nyo magkita, kahit successful lang isa sa inyo, pag nagkita kayo, alam mo yung parang walang ilangan, walang hiyaan. Alam mo yun, yung parang pag kinausap mo siya kahapon lang kayo hindi nagkita. Ganon ang tunay na kaibigan. Ganon ang masarap kaibigan. Yung bang pag nakita mo, parang walang hiya. I mean, walang hindi mahihiya na
uy, ganito lang ako, pasensya ka na ganyan. Kasi diba, ang totoong kaibigan, nasa mukha mo, in front of you, makikita mo eh. Tsaka mararamdaman mo yon kung fake ba to o nagpapakita ng tao. So, ayun nga siguro, no, na mas maganda na piliin din natin yung mga taong papapasukin natin sa buhay natin. Ika nga nila eh, tell your friends are, and I tell you who you are. Diba? Kung sumama ka sa grupo ng business-minded, baka business-minded ka na din. Sumama ka sa grupo ng toxic, baka isa ka na rin sa mga toxic na tao. You choose, you decide kung kaninong connection mas gusto mong magbuo ka. Kasi hindi naman lahat ng taong mamimit natin is kailangan i-allow natin para makapasok sa buhay natin, di ba? Ayan. And syempre yung overcoming trauma. Let's say for example, nang galing ka sa relationship na alam mo yon na niloko ka, pinagtaksilan ka ng paulit-ulit, and yet nagising ka na, tapos one day, nakamove on ka na, pero nandun pa rin yung bubog, yung trauma, tapos may darating, magpaparamdam sa'yo, magpaparamdam sa'yo ng pagmamahal, tapos ikaw sa sarili mo, nililimit mo yung sarili mo because nandoon ka pa rin sa past na lahat naman ginawa mo pero niloko ka pa rin. Iniisip mo kahit sinong darating, ganun na rin sa'yo. So yan ang maglilimit sa'yo sa sarili mo para hindi ka sumaya kasi nabubuhay ka sa past. So syempre, kailangan i-uplift mo yung sarili mo, think positive instead of thinking yung nakaraan. Isipin mo, iba-iba ang tao, iba-iba yung way para, alam mo yung pagpapakita ng pagmamahal, na hindi mo kailangan limitahan yung sarili mo pagdating sa love, kasi lahat naman ng tao may karapatang mahalin, at lahat naman ng tao ay, di ba, kanya-kanyang way of showing their lang para sa isang tao. So, hindi mo kailangan sabihin na dapat hanggang dito lang yung love ko sa'yo kasi ganyan. Love is uncontrollable. You know, kahit nasabihin mo sa nakaraan, hindi na ako ganito ganyan. Wala, madadala ka talaga. So, kung nabubuhay ka sa trauma, nililimit mo yung sarili mo para maging masaya. Pero syempre, may mga i-adapt ka pa rin kung nagiging aggressive ka masyado in the past. Diba? Alam mong hindi yun nag-work out sa inyo. So, maybe, baka meron ka lang konting kailangan baguhin. Pero totally, huwag kang matakot magmahal ulit. Kasi, na-trauma ka. Diba? Napakasarap kayang magmahal. And syempre, masarap din na ma-express mo yung love mo dun sa taong dapat mahalin mo talaga. Ayan, and syempre yung growth mindset. Yan. Kasi pag meron tayong ganito, inaallow niya na makita yung mga challenges in life, mga opportunity, and pwede pa nating ma-develop as a person. No, dapat habang tumatanda tayo, maraming tayong pinagkatandaan sa buhay. Mas palawakin pa natin yung learnings, hindi dahil natanda na tayo, hindi na tayo pwedeng turuan. Hindi dahil matanda na tayo, hindi na tayo pwedeng matuto. Kasi, by allowing yourself na makakita pa ng mas maraming opportunities, mas maraming personal development, alam mo yun, mas magiging ano ka, yung bang mag-grow ka. Mas marami pa tayong magagawa. Huwag natin ilimit yung sarili natin na kasi nagkamali ka, kaya hanggang dito ka na lang. Kasi matanda ka na, kaya hanggang dito ka na lang. Huwag natin i-allow yung sarili natin na hindi tayo mag-grow.
tayo mismo sa sarili natin na magsasabi na hindi lang ako para dito, hindi lang ako para diktahan ng ibang tao, may sariling tayong pag-iisip. Alam natin yung mga tama sa mali, alam natin yung makakapagpaganda pa ng buhay natin, alam natin yung mga pwedeng makasira sa buhay natin. Diba? As we grow old, mas marami tayong learnings in life. So, kailangan lang natin gamitin ang tama. Kasi yung kadalasan, alam naman natin mali. Pero, ginagawa pa rin natin. Diba? Huwag tayong matakot na matuto. Huwag tayong matakot na kaayawan ng iba. Kung yung mindset na meron ka is, hindi yun yung mindset na meron sila. Diba? Kaya nga sinasabi, may mga iba akong nakikita na huwag ka matakot kung ibang path yung dadaanan mo. Matakot ka kung pare-pareho kayo ng dadaanan. Kasi walang makakapagsabi nun kung tama ba o mali. Kasi lahat kayo, yun ang sinusunod eh. Pero ikaw, if malakas ang isip mo, malakas yung guts mo, na makita yung katotohanan, makita yung totoong magpapaglo sa'yo, edi sabukan mo umalis sa comfort zone mo para mag-grow ka. Diba? Mas maraming way na malalaman mo na kaya mo pala na mag-isa. Na ikaw lang sa sarili mo. So, ayun lang, ano. Napakaraming learnings in life. Diba? And marami ding mga ways na habang tumatanda ka, nalalaman mo yung mga situation na tama pala na hindi mo sinunod yung ibang opinion ng iba. Okay lang kahit na hindi sila sumang-ayon sa'yo. At least nagpakatotoo ka. At least nagawa mo yung gusto mo sa sarili mo. At least nalaman mo kung hanggang saan ka. Alam nyo guys, sa mundong to, okay, matakot na alam mo yon, gawin yung bagay na makakapagpasaya sa'yo. Hindi ka naman madedefine ng ibang tao as mahina ka, wala kang alam or something, kasi hindi naman kayo pare-pareho ng mindset. Maaring maraming tao ang mag-dislike sa'yo, pero lagi mong tatandaan, acceptance of self is more important than sasabihin ng ibang tao sa'yo. Pagtanggap mo ang sarili mo, kilala mo ang sarili mo, whatever the decision you make, huwag mong bibitawan. Yan, freedom of choice, letting go of validation, separation of tasks, living in the present, defining happiness, acceptance of self, courage of disapproval, the power of choice in a relationship, overcoming trauma, and syempre yung growth mindset. Lahat ng yan, pag na-master mo, ay, kahit anong dumating pa sa buhay natin, wala na tayong pakidyan. Huwag tayong matakot na wala tayong makasama sa pagtahak ng desisyon na gagawin natin. Tama man o mali, gusto ba natin tuklasan kung magiging tama ba o magiging mali. At least, alam mo yun, nagpakatao tayo, sinubukan natin. Diba? Pero huwag natin kakalimutan na maging mabuting tao sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Oo, hindi tayo perfecto, magkakamali, magagalit. Pero lagi natin tatandaan na, diba, hindi mali ang sundin yung sariling desisyon natin. Hindi mali yung sundin yung gusto natin para sa sarili natin. Hindi natin kailangan na pakinggan yung mga opinion ng iba. Pwede siguro na mag-open up ka, pero yung totally tuturuan o didiktahan ka ng gagawin mo, i-set aside mo na yan.
And ngayon pa lang, be mature enough to face your or you know, to face your own problems para in the near future, ma-master mo na siya. 'Di ba? Ano man ang problema ang darating sa buhay mo, nakatayo ka at gamay mo na siya kung paano mo gagawin. And for this episode, marami akong natutunan dito sa post na 'to, no. Hindi lang natin mai-apply from talagang point to point or hindi lang natin makwento yung mga self-experiences natin, pero at least na-share ko sa inyo na huwag kayong matakot na maging kayo sa sarili nyo. Diba? Mas totoo kayo, mas onti ang kaibigan, pero mas nagiging quality naman. Aanhin natin yung napakarami natin kasama sa buhay. Seek tayo ng validation, tapos pag hindi nasunod, galit sa'yo. Ayaw sa ugali mo kasi masyado kang upfront. And so, what? Diba? Sarili mo yan. Love yourself, whatever it is. Diba? Hayaan mo sila. So, sa mga nag-iisip dyan, guys, huwag kayong nag-iisip pa na mas kailangan sumunod kayo sa mga taong hindi naman dapat sundin kasi baka awayin kayo o baka magkaaway kayo. Sa panahon ngayon, hindi na uso yung ganyan. Lahat tayo may karapatan na hawakan ng sarili nating desisyon, hawakan ng sarili nating pag-uugali. Pero wag natin kakalimutan na maging mabuting tao tayo. Kahit ano pa mang desisyon, opinion, o daan ang ating tahanan. So, ayun lang for this episode, guys. Sana ay maraming nakarelate sa atin. Para sa mga stress dyan, or nagtatanong in life, ayan, naniniwala ako darating din ang oras na magiging okay ka. And thank you for this episode. Hanggang sa muli, guys. Bye!